Igan, kinababahala ng COMELEC na maaaring marami sa mga nasa listahan ng botante para sa eleksyon 2022 ay namatay na. Pero may pagkakataon pa raw para ma-delist ang pangalan nila sa listahan sa tulong ng mga kaanak. Saksi si Sandra Aguinaldo. As of March 27, sumampa na sa higit 59,000 ang bilang ng mga namatay mula sa COVID-19 sa Pilipinas. Di pa kasama sa bilang na yan ang mga namatay sa ibang kadahilanan. Kaya naman mismong COMELEC ang nagbibigay babala na maaring marami sa mga nasa listahan ng botante ngayong eleksyon 2022 ay sumakabilang buhay na pala. Maaari daw itong gamitin ng ilan para questionin ang kredibilidad ng eleksyon. Napo-foresee ko talaga na pagdating ng election day, maraming kababayan natin ang makikita pa rin yung mga pangalan ng mga kamag-anak nila sa listahan. This is because hindi na nakaka-keep pace yung ating delisting process. Other people might see the names of their relatives and then that can be used as an argument that the elections are rigged. Paliwanag ni Jimenez na aalis ang pangalan ng mga patay sa voters list base sa isinumiting listahan ng local civil registrar. Ang delisting process kasi natin, dumadaan tayo through the civil registry, no? So, kung hindi tayo ma-inform ng civil registry tungkol sa mga pumanaw na, hindi rin natin natatanggal. Ayon sa election watchdog Galente o Legal Network for Truthful Elections, kung patay na ang nasa lista ng mga botante, wala nang gaanong magagawa sa ngayon kundi maging mapagbatyag ang mga election board members at publiko sa araw ng eleksyon. Mahalagang parte ng election day process natin yung pag-verify ng identity. So sana yung mga poll workers natin, yung ating mga electoral board members, sa unang hakbang pa lang na yan ay maging stricto na para maiwasan nga yung mga pangyayari na may mga taong nagpe-pretend na bumoto gamit ang pangalan ng ibang tao. Ayon sa Lente, bagamat hindi naman daw talamak, may pagkakataon daw na may nakaboto sa pangalan ng ibang botante. Pero may paliwanag din daw na hindi naman ito sinasadya. Yung measure na ginagawa ng electoral board member natin, baka minsan kasi nagkakamali na rin eh sa dami ng tao na bumaboto. Minsan kasi pirma na lang yan eh. Yan, magandang tignan, bantayan nila, baka mayroong makaboto na ibang tao. Yung ating mga board of election inspectors, eh meron po silang listahan na may litrato ng botante. So ibig sabihin, walang makakapag-pretend na sila yung yumauna. Ganun pa man, kapwa sinabi ng COMELEC at Lente na makatutulong kung mismo ang kaanak ng mga pumanaw ay gagawa ng hakbang para mapatanggal sa listahan ng COMELEC ang pangalan nito. Ang panawagan talaga natin is kapag may kamag-anak kayong pumanaw, kunin nyo yung proof ng kanilang pagkamatay. No? Pangkaraniwan ang hinihingi natin death certificate. Pangalawa, kailangan mag-provide kayo ng proof of kinship. Kailangan mapatunayan nyo na kamag-anak kayo nung pinapadelist ninyo. It's never too late to inform the COMELEC of changes, no, in the list of voters. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.